Kapatid, marahil ikaw ay isa sa mga naging tagahanga at napahanga ng pelikulang Shrek, no? Kasi naman ay mayroon itong kakaibang tagline na konsepto ng isang animated film. Mayroon itong kakaibang adventure at mga nakakamanghang mahika na nalikha lang naman ng DreamWorks. Mayroon ding ilan mga bata na ayaw kay Shrek dahil sa itsura nito. Subalit madami din ang talaga namang humanga at napatawa ng pelikulang ito. Alam mo ba na sa kwento natin ngayon ay ipapakilala ko sa iyo ang isang tao na nagbigay katauhan kay Shrek bilang isang ogre, nakakatawang nilalang at nakakamanghang si Shrek. Pero bago simulan ang ating kwento, ipasok muna natin ang intro. Welcome kapatid dito sa KTV Channel. Kung bago ka lang dito sa ating channel, huwag mong kalimutan na pindutin yung subscribe button at pindutin mo na din ang notification bell para ma-notify at maging updated ka sa mga bagong videos na aking i-upload. Ang Shrek ay nilikha ng DreamWorks Film Production Company na matatagpuan sa Estados Unidos at sinimulang ipalabas sa sinehan taong 2001. Bigyan kita ng kaunting history tungkol sa pelikulang ito, kapatid. Nagsimula ito bilang isang story reel noon pa bago ito isang pelikula taong 2001. Unang pinagbosesan ito ng isang tanyag na artista noon na si Chris Farley. Noong ang Shrek ay nagsisimula pa lamang, subalit 4 na taon bago sana ito isalin sa pelikula ay sa kasamaang pala ay namatay dahil sa drug overdose o pagtake ng drugs ng sobra. Habang sinushoot ang pelikulang ito ay marami nang nagawang recording itong si Chris, pero hanggang doon na lang talaga siya. Pumalit sa kanya si Mike Myers bilang latest at kasalukuyang voice actor ni Shrek. Si Mike Myers naman ay isang kilalang batikang aktor na pagdating sa comedy marami na din siyang pinagbidahang mga pelikula, at isa na dito ang Austin Powers, The Cat in the Hat, at syempre ang Shrek. At narito ang isang clip na bilang patunay na nagkaroon ng transition ng pelikulang ito simula story reel hanggang maging isang pelikula, kasama na din ang mga naging boses ng mga gumanap na voice actors sa pelikulang ito. Man, there's nothing like a fire and a noble romantic mission to warm the cockles of your heart. Yeah, I like my cockles room temperature, thank you very much. Hey, if you're not doing this for cockle warming, why are you doing it? Simple. Fartwad gets his princess, I get what I want. Which is? Now come on, what do you want? I don't have time to set it to music. Oh, this is another one of those onion things. No, this is one of those drop it and leave me alone things. Well, why don't you want to talk about it? Why do you want to talk about it? Why are you answering the question with a question? Why are you asking questions I don't want to answer? Why are you blocking? I'm not blocking. Then why do you have problems expressing your wants? I don't. I want you to shut up. See? No problem. You're just displacing your anger. Believe me, it's properly placed. You're really mad at whoever did this to you. No one did anything to me. Yes, yes, yes. Someone hurt you so bad. Someone hurt you many years ago. Leave my parents out of this. Breakthrough. Let's go with that. Let's explore family origin. Were you hugged as a child, Shrek? All right, all right. I want a hole. Never mind, donkey. Oh, this is another one of those onion things, isn't it? No, this is one of those drop it and leave it alone things. Why don't you want to talk about it? Why do you want to talk about it? Well, why are you blocking? I'm not blocking. Oh, yes, you are. Donkey, I'm warning you. Who are you trying to keep out? Just tell me that, Shrek. Who? Everyone, okay? Pero ang isang malaking tanong, kapatid, ay marahil napaisip ka sa title ng ating istorya ngayon, na sino nga ba ang naging dahilan at naging inspirasyon para mabuo ang kakatwang itsura at mukha ni Shrek? Ito si Maurice Tillet. Siya ay pinanganak noong taong 1903 bilang isang Russian professional wrestler na kung saan ay naging basehan ng mga naging cartoonist o ng mga gumuhit kay Shrek simula nang ito ay i-release bilang isang pelikula. Naging matunog din sa usapan na siya ay talagang naging inspirasyon sa pagkakabuo sa pagkatao ni Shrek. Siya ay sikat na sikat sa panahon niya bilang isang wrestler, at alam mo ba, kapatid, na kahit na ganito ang kanyang itsura ay binansagan siyang mala angelic face at the French angel. Subalit sa kabila ng pagbansag sa kanyang angel ay siya namang kabaliktaran ito dahil may puso itong leon pagdating sa kanyang sports. Nagsimula ng ganito ang kanyang kwento, kapatid, kung bakit nga ba ganyan ang kanyang itsura. Nang siya ay tumuntong sa edad na 13 taong gulang hanggang nag-edad ito ng 20, nakitaan na siya ng kakaibang kondisyon na tinatawag na acromegaly. Ito ay isang kondisyon na kung saan ang isang katawan ng tao ay nagkakaroon ng maraming growth hormone, at ang kanyang buto at tissues ay palaki ng palaki at nagmumukhang kakaiba
kahit na bata pa man ito. Sumikat siya bilang isang wrestler taong 1930 hanggang sa 1940. At dahil sa kanyang itsura na ayon sa article na aking nabasa, ay siya na daw ang pinakapangit na naging wrestler sa kasaysayan. Gayunpaman, ang kanyang malaking katawan, braso at itsura ay nagdala sa kanyang rurok ng tagumpay bilang isang professional wrestler. Ang tanong kapatid, totoo nga kaya siya ang naging basehan ng itsura ni Shrek? Sa mga larawang aking ipapakita kapatid ay ikaw na ang bahalang mag-isip. Sa pagtagal ng kanyang career, siya ay pumanaw sa edad nitong 51 noong Setyembre, 1954. Ayon sa isang artikulo na aking nabasa na ang mga cartoonist ng Shrek movie ay hindi sila nagsasabing sino nga ba ang naging inspirasyon nila para iguhit at likhain itong si Shrek. Pero may nakapagsabi namang artikulo na siya talaga ang naging basehan ng mga ito. Papaano? Hindi lamang ang kanyang itsura ang naging basehan dahil sa tagal ng panahon kundi ang isang rebulto nito na nakadisplay sa isang museum na ang pangalan ay The Weightlifting Hall of Fame and York Barbell Museum. At isang hindi kilalang vlogger na nagsabing siya ay nagtatrabaho noon sa DreamWorks Art Department ang nakapagsabi na noong dinedevelop pa lang ang pagbuo kay Shrek ay mayroon siyang mga larawan mula sa rebultong mukha ng The French Angel. At yun nga ay walang iba kundi si Maurice Tillet ang walang dudang nakapag-inspire sa modeler at artist upang mabuo ang itsura at katauhan ni Shrek. Shoutout nga pala sa mga kapatid natin na patuloy na sumusubaybay at nanonood ng ating mga kakaibang kwento at mga kaalamang kwento. At eto sila. Kapatid, nagustuhan mo ba itong video natin ngayon? Kung nagustuhan mo itong video natin ngayon, huwag mong kalimutan mag-subscribe ha. Pindutin mo na yung subscribe button dyan sa baba at i-hit mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa lahat ng videos na aking i-upload. At kung meron kang mga story suggestions or story ideas, huwag kang mahihiya na mag-comment dyan sa baba. At ito si Kapatid TV na nag-iiwan sa inyo lagi ng kasabihang always think positive because it will make you succeed. Kita-kits ulit sa susunod na video na aking i-upload.